Sumailalim sa intermediate training ang 38 mga literature evangelists sa North Philippine Conference Territory. Ang nasabing pagsasanay ay ginanap sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City sa pangunguna ng NPUC Publishing Ministries Department. Nagbabalita si Aini Ikaw. I will go with my church, send me! 38 mga literature evangelists mula sa teritoryo ng North Philippine Union Conference ang malugod na dumalo sa muling face-to-face intermediate training na nagsimula noong ika-4 ng Abril at nagtapos naman sa ika-10, 2022. Ang nasabing training ay may layuning hindi lamang maturuan sila sa mga tamang approach at komunikasyon sa kanilang customer, kundi pati na rin ang ma-mentor nila ang kanilang kapwa literature evangelists. Ito rin ay pinangunahan ng Publishing Department ng North Philippine Union Conference sa pamamagitan ni Pastor Abraham Del Rosario kasama ang kanyang associate na si Pastor Armando Agmar at ng Registrar ng Literature Ministry Seminary na si Ma'am Loida Omeka. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at natutuwa sa training ng intermediate dahil marami po ang dumating, 38 po. At sila po ay natuwa, sila ay na-bless, sila po ay inspired na handa na pong humayo para sa muling pagtatagumpay sa taong ito. Talagang nakita namin na ang mga LEs ay excited sila sa training na face-to-face. Nakita namin na talagang gustong-gusto nila. Hindi namin ina-expect na ito po ay naging 38. Sa loob ng isang linggo, ipinahayag ng mga trainees ang kanilang kasigasigan na matuto at malaman kung paano mas maging epektibo bilang literature evangelist. Mas lumawig pa yung aking kaalaman na kailangan pala ng isang literature evangelist ay hanapin mo muna si Jesus Christ at ibibigay niya lahat. Napakahalaga ng training namin dito kasi doon ako nagkaroon ng pag-iisip na nabuhay yung na-motivate ng wagas. Yung iba yung mga tao na hindi ko kuha, napapakuha namin. Sakop ng training ang mga lektura tungkol sa home and family, sales management, salesmanship at prophetic guidance. Maliban sa mga lektura, sila rin ay nagkaroon ng role-playing at fieldwork kung saan in-apply nila ang kanilang mga natutunan at napakinggan. Sa kabuuan, ang training ay naging matagumpay at dahil dyan, ating purihin ang Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, mula rito sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas. Ako po si Aini Ikaw para sa Hope Today News.